Amen. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Good morning! Yan, may energy pa. Binag-welcome ko po ang bawat isa sa Napico Christian Alliance Church. At binabati ko po ang lahat ng early bird na mothers na naririto ng Happy Mother's Day po sa ating mga mother na nagsisilbing ilaw ng ating tahanan. Kung tayo po ay handa na, tayo po ay tumayo. Happy Mother's Day po sa mga umabot. Ayan. Tunay po na napakabuti ng ating Diyos sa atin. At itong araw nga ay sama-sama nating purihin ang ating Panginoon sa kanyang mga kamangha-manghang ginawa sa ating buhay. Yan. Kamayan po muna natin ang ating mga katabi at batiin natin ng isang magandang umaga. Kawayan, batiin, kamayan. Ayan. Ayan, good morning po. Pakita natin na ano tayo ngayon, masigla dahil ito ay araw ng Panginoon. Pink day daw, pink day. Maraming naka-pink. Ayan. Kung tayo po ay ready na, sabi po sa Psalm 118, verse 24, "This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it." So, itong araw na ito ay para sa ating Panginoon. Kaya ipakita natin kung gaano tayo kasabik na purihin ang ating Panginoon at pasalamatan siya sa lahat ng ginawa niya ng buong linggo, buong taon, buong buhay natin na kasama natin siya. Tunay nga na nas napakasarap kung nandun tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Amen. Parang hindi totoo. Totoo ba? Amen? Amen. So, kung tayo po ay handa na, tayo po ay manalangin. Yes, Jesus. Yes, Lord, we worship you, we honor you. Ikaw ay napakabuti na Diyos. Dakila ka, tapat sa aming buhay, Panginoon. We thank you for the opportunity, Lord God, to gather in your holy presence, Panginoon. Kami po ay lumalapit sa inyong harapan para awitan ka, sambihin ang iyong ngalan at pasalamatan ka sa lahat ng iyong ginawa sa aming buhay, Panginoon. Sa lahat ng iyong pagpapala na binibigay sa aming kalakasan, Panginoon, buhay, Panginoon, kaligayahan at kapahingahan, Panginoon, na nararanasan namin sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil naging tapat ka sa amin. Inibig mo kami, Panginoon, na walang katumbas, Panginoon, sa kabila ng aming pagkukulang sa iyo, Panginoon. Tinanggap mo kami bilang iyong isang anak, Lord God. We pray, Lord God, in this morning, Panginoon, na samahan mo kami sa araw nito sa lahat ng gagamitin mo, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, itago mo kami sa iyong likuran. Lukupan mo kami ng iyong banal na espiritu na ang bawat isa, Panginoon, ay maranasan ng iyong presensya, Lord God. Pagpalain mo, Panginoon, ang magbahahatid ng iyong salita, Lord God, nawa ang lalabas sa kanyang mga labi ay magsilbing pagpapala sa amin, Panginoon. And we pray, Lord God, na uuwi kami na punong-puno ng kaalaman sa iyong mga salita, Lord God. Uuwi kami na punong-puno at dala-dala ang iyong pagpapala sa amin, Panginoon. Ang araw na ito, Panginoon, ay nilalaan namin sa iyo, Panginoon. Tunay kami ay may galak sa aming puso dahil ikaw ang aming kasama, Lord God. We pray, Lord God, na ang lahat ng anak mo na dito, Panginoon, i-bless mo kanilang buhay, Panginoon, na patuloy nilang pinapagamit ang kanilang oras, ang kanilang panahon, Panginoon, para purihin at sambahin ka, Lord God. We pray, Lord God, na hanggang sa dulo, Panginoon, at katapusan, Panginoon, ay kasakasama mo pa rin kami, Lord God. Tapat pa rin kaming naglilingkod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kaming maging malakas, Panginoon, maging masigla, Panginoon, sa desire namin purihin ka, Lord God. Ang araw nito ay para sa iyo. Sa iyo lamang namin lahat binabalik ang kapurihan na kapasalamatan. Sa tanging pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. God is our strength, our hope, our Savior. So let us give praise to Jesus. Dahil sa ating Diyos lamang natin mararanasan ang tunay na kapahingahan, ang kapayapaan. Hallelujah. We praise your name, O God. Lord, Jesus. Ating pong palakpakan ng ating Panginoon.
every day is sweeter kung ikaw ang aming kasama, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
Jesus. You're the reason, Lord God, we are here. Salamat sa iyong natatanging pagmamahal, Panginoon.
Yes, Jesus, your name is higher. Your name is powerful and holy, O God. Hallelujah, you are the reason, Panginoon, kaya kami naririto, Panginoon, upang sambahin ka. Pasalamatan, Lord God, sa iyong kadakilaan at kabanalan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We will sing. You are beautiful, Panginoon. Your name is beautiful. It's Jesus. You are the Word at the beginning. My King, what a beautiful name it is.
Hallelujah. Lahat ng ito, Panginoon, ay naalay namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Good morning. Happy Mother's Day to all mothers, no? And to all future mothers. Advance na. Okay. This morning, we'll be looking at Luke chapter 19, verse 10. Ito po yung ating scripture reading. Luke chapter 19, verse 10. Ang sabi po dito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga nanay. Hindi, ang mga naligaw. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin sa araw na ito. At sa mga oras nga pong ito, Panginoon, kami po'y dumudulog sa inyo na inyong banal na Espiritu ang siyang kumilo sa puso ng bawat isa. Puspusin niyo nga po kami, Panginoon, upang magkaroon po ng kaliwanagan ang aming mga isipan, Panginoon. At buksan niyo po ang aming mga puso. At hayaan niyo po na inyong salita ay matanim sa matatabang lupa, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang bawat nanay na naririto at mga nanay na hindi namin nakasama sa umagang ito, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. At nawa ay patuloy pong bigyan niyo po sila ng kalakasan upang patuloy kanilang mapaglungkuran at ang bawat pamilya, Panginoon. Salamat po. Ito pang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. This morning, hindi po ako mag-share about mothers, but ito pong i-share ko sa inyong umaga ay para sa mga fathers, sa mothers, at sa mga anak. Yan. So, for everyone ito. Harvesting souls, reaching the lost. Baka tayo. Yan. So, we started the series, Harvesting Souls, Reaching the Lost. And then, noong pong nakaraang linggo, we talk about the urgency of the gospel. So, yun po yung ating pinag-usapan last Sunday, first Sunday of May. Now, we will be talking about the heart of the lost. And then, the next, the part of personal testimony, strategies for effective evangelism, overcoming obstacles, and celebrating the harvest. No? So hopefully, second week of June, matatapos po natin yung series na ito. No? So today we'll be talking about the heart of the lost. No? Yan. Understanding and responding with compassion. No? At yung ating theme verse ay nasa Luke chapter 19, verse 10. Although, marami po tayong verse na titingnan ngayon, hindi lang po yung isang verse na yon, pero yun lang po yung pinaka-theme verse natin for this morning. No? Sa ating pong mundo ngayon, we encounter many people na hindi pa nakakilala sa Panginoon. No? Sa araw-araw na pamumuhay natin, marami tayong nakakasalamuhang mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. No? And they are searching for meaning and purpose. Bilang mga taga-sunod ni Kristo, napaka-crucial po na maintindihan natin, maunawaan natin ano ba ang puso ng mga hindi pa nakakilala sa Panginoon at kung paano tayo effectively maka-reach out sa kanila at maibahagi natin ang pag-ibig at katotohanan ng salita ng Diyos sa kanila. This morning, sa mensahe pong ito, we will explore what characterizes the heart of the lost and how we can respond as ambassadors of Christ. Mauntindihan natin, maunawaan natin ano ba ang kondisyon, ano ba ang karakteristik ng puso ng isang tao na wala pa kay Kristo at kung paano tayo maka-reach out sa kanila. Una pong titingnan natin ano ba ang kondisyon ng puso ng taong wala kay Kristo. The condition of the lost heart. The lost as being, number one, separated from God. Ang isang taong wala kay Kristo, natural, hiwalay sa Diyos. Ang isang taong walang Kristo sa kanyang puso, hiwalay sa Diyos.
Sa Ephesians chapter 2, verse 12, no? Samahan niyo po ako sa inyong mga Biblia. Ephesians chapter 2, verse 12, doon po ay inilalarawan ang kalagayan ng isang taong wala sa Panginoon. Tingnan po natin, sabi po dito, Ephesians 2, verse 12, sabi dito, alalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Ito rin po yung ating kalagayan noon, nung tayo ay wala pa kay Kristo. Pero siyempre, iba na ngayon na tayo ay nasa Panginoon na. Pero titingnan po natin, ito po yung kalagayan, ito po yung sitwasyon. Ito po yung estado na isang taong wala kay Kristo. Inilalarawan po dito, isang taong wala sa Panginoon. Sabi doon, una, hiwalay kay Kristo. No? Pangalawa, hindi kabilang sa bayang Israel. No? Lahat naman tayo ay hindi kabilang sa bayang Israel. No? Dahil hindi naman tayo mga Hudyo, hindi tayo mga Israelite, mga Gentil tayo. No? Sabi pa rito, di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. So, hindi siya saklaw ng luma at bagong tipan. Ito po yung matindi rito. Walang pag-asa at walang Diyos. Ito po yung kalagayan, ito po yung sitwasyon na isang taong wala kay Kristo. Hiwalay sa Panginoon, walang pag-asa at walang Diyos. Napaka-hopeless ang ganitong buhay. Ito pong verse na ito, hinahighlight po dito yung estado ng spiritual na pagkakahiwalay ng isang taong wala kay Kristo sa Diyos. Ito po yung nararanasan, ito po yung buhay ng isang tao na hiwalay o wala pa sa Panginoon. Siya po ay hindi niya nararanasan yung buhay na nakay Kristo at hindi pa siya bahagi ng pamilya ng Diyos. In a broader context, dito po sa Ephesians chapter 2, kung babasahin po natin yung simula sa 11, verse 11 hanggang verse 22, mapakita po natin dyan yung mas malawak na konteksto nito. Pinapakita po dito ni Apostol Pablo ang kapangyarihang nakapagpapabago ng mabuting balita kung saan ang tao ay inireconcile sa Diyos at pinag-iisa sila sa katawan ni Kristo. Now, these verses leading up to and following Ephesians chapter 2 verse 12, dinidescribe po dito yung significance ng ginawa ni Kristo. Siya po yung naging tulay doon sa gap between the Jews and the Gentiles. At siya po yung naghatid ng kapayapaan, siya po yung naghatid ng reconciliation through the cross. Ang konsepto po nito of being separated from God, hina-highlight po dito yung kahalagahan ng kaligtasan at ang pangangailangan ng pagkakaroon ng relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. It speaks of the condition of spiritual emptiness and longing that can only be fulfilled by being united with Christ and His people. Mga kapatid, merong puwang sa puso ng bawat tao na si Kristo lang ang makapagpupuno. Kaya kung wala sa Kanya si Kristo, ay nararamdaman niya itong tinatawag na spiritual emptiness. At pinipilit na punuan ito ng ibang bagay, ngunit hindi ito mapupunuan at palaging may kulang. Kaya nga, kahit nasa atin ang lahat, kung wala kang Kristo sa iyong buhay, meron ka pa rin hinahanap. May kulang pa rin. Kaya ang tao walang kasiyahan dahil hindi napupunuan ng mga material na bagay itong puwang sa kanilang puso na tanging si Kristo lang ang makapagpupuno. The ultimate message is one of hope and restoration, emphasizing that through faith in Christ, individuals are no longer alienated but brought near to God and incorporated into His family. So ito po ang kalagayan ng isang taong wala kay Kristo, hiwalay sa Diyos. Pangalawa, merong spiritual blindness.
In 2 Corinthians chapter 4 verse 4, binabanggit po doon yung God of this age. Sabi ron, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Sa Tagalog po, ganito po yung pagkakasalin. Sabi doon, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Now, in this passage, ang tinutukoy po na Diyos ng kasamaan ay si Satan. Wala na pong iba. At ang kanyang mga kampon, ang kampon ng mga kadiliman na sumasalungat sa katotohanan ng Diyos at pinipilit na ang mga tao ay manatiling mangmang at hindi nananampalataya sa Diyos. Ito po yung ginagawa ni Satan at ang kanyang mga kampon. Binubulag po nila ang mga tao upang ang mga tao ay manatiling hindi nananampalataya sa Diyos. Pinapakita po dito yung ginagawang spiritual deception at pagpigil sa mga tao na ma-recognize at tanggapin ang mensahe ng mabuting balita. Yan po ang trabaho ng Diablo. Yan po ang trabaho ni Satanas at kanyang mga kampon. Pigilan ang mga tao. Ang blindness na ito ay ang kawalan ng kakayahan na maunawaan ang liwanag ng mabuting balita na nagpapahayag ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos. Spiritual blindness, therefore, is not merely a lack of physical sight, but a profound spiritual condition that hinders understanding and reception of divine truth. Hindi lang ito physical blindness, kundi ito po ay isang spiritual condition na pumipigil sa tao na maunawaan at tanggapin ang katotohanan ng mabuting balita. Ang implication po ng verse na ito is that spiritual enlightenment and the ability to perceive the truth of the gospel comes through the grace and intervention of God. Para ma-overcome po itong spiritual blindness na ito, it requires the work of the Holy Spirit. Kinakailan po kumilos ang Banal na Espiritu sa buhay ng taong ito. Kinakailan kumilos ang Holy Spirit sa puso niya. Kinakailan palambutin ang puso niya. Kinakailangan tanggalin yung blindness, spiritual blindness na humaharang upang ma-recognize niya, makita niya ang katotohanan ng salita ng Diyos. So that, kapag na-open na po yung kanyang puso at isipan, he or she will receive the light of Christ and respond in faith. Ito pong passage na ito, ina-underscore po dito, pinapakita po rito yung spiritual battle between light and darkness. Spiritual battle between truth and deception, katotohanan at kasinungalingan. At pinapakita buti ito yung pangangailangan ng para sa lahat ng mga mananampalataya na ibahagi, ipahayag, ipangalaganap, ipakalat ang mabuting balita at magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos na ma-overcome yung spiritual blindness at ang bawat tao na hindi pa nakakilala kay Kristo ay makakilala at matanggap ang kaligtasan nagmumula sa Panginoong Kristo. So yan po yung kalagayan ng isang taong wala kay Kristo. Hiwalay sa Diyos. Physically, spiritually, hiwalay sa Diyos. At ang malungkot po dito, kapag po itong tao ito namatay, eternally, hiwalay siya sa Diyos. For eternity, hiwalay siya sa Diyos. At kapag hiwalay siya sa Diyos, ibig sabihin, wala siya sa langit. At kapag wala siya sa langit, isa lang ibig sabihin yan. Alam niyo na kung saan yun. Characteristics of the lost heart. Ano po ba ang katangian ng mga puso ng mga taong wala kay Kristo? Una po, meron sinasabi sa Romans chapter 10 verse 3, ignorance of the truth. Ito pong Romans chapter 10 verse 3, sinasabi po rito, they are the ones who do not know the righteousness of God.
Ang ignorance na sinasabi dito ay hindi lang kawalan ng kaalaman, kundi tahasang pagtanggi o maling pagkaunawa sa paraan ng Diyos para sa kaligtasan. So it's either tinatanggihan niya o hindi siya naniniwala o mali yung kanyang pagkaunawa sa paraan ng kaligtasan ng Diyos. Ano po ba yung pinaninindigan natin na paraan ng kaligtasan ng Diyos? Faith alone in Jesus alone. Ito po yung equation ng salvation. Salvation equals faith alone in Jesus alone. Now, may mga tao po na iba yung kanilang pagkaunawa. Iba yung kanilang equation sa salvation. Para sa iba, salvation equals faith plus good works. Sa iba naman, faith equals or salvation equals good works. So, ito po yung tinutukoy ni Paul dito na ignorance of the truth. Kawalan ng kaalaman o tahas ang pagtanggi o maling pagkaunawa sa paraan ng Diyos ng kaligtasan. Now, these individuals are unaware or unwilling to acknowledge the righteousness that comes through faith in Christ Jesus. Alam nyo, napakasimple lang ng kaligtasan. Napakasimple lang ng paraan ng Diyos para maligtas ang tao. Pero dahil sa kasimplihan ito, hindi matanggap ng tao. Hindi matanggap ng tao na wala na siyang gagawin para maligtas. Hindi matanggap ng tao na wala siyang kinakailangan gawin para makamtan niya ang kaligtasan. Hindi matanggap ng tao na libre itong kaligtasan. This is a gift, regalo mula sa Diyos. At gusto ng tao, bayaran yung regalo na binibigay ng Diyos. Ano kaya mararamdaman mo kung magbigay ka ng regalo, tapos yung binigay mo ng regalo, binabayaran ka? Diba? Kaya nga regalo, libre. Walang bayad. Tapos itong binigay mo ng regalo, gusto kang bayaran. Ganito po ang ginagawa ng mga tao na may maling pagkaunawa sa plano ng kaligtasan ng Diyos. They are trying to pay for their salvation. But this salvation is a free gift from God. At hindi kinakailang bayaran, hindi kinakailang pagtrabahuhan because this is free. Now, Paul contrasts this ignorance with the message of salvation by faith in Christ that he advocates throughout the letter to the Romans. Pina-emphasize po niya that salvation is available to all who believe. Para sa lahat ng mananampalataya, ito pong kaligtasan na ito ay available. Para sa mga Hudyo, para sa mga Gentiles, ito po ay available sa lahat ng mananampalataya. At ito po ay nakabase sa pag-confess na si Jesus ay Lord at sa pananiwala sa kanyang muling pagkabuhay. Tingnan po natin yung Romans chapter 10, 9 to 10. Ito po ay bahagi ng evangelism tool na tinatawag na Roman Road. No? Romans chapter 10, verses 9 to 10. Sabi po rito, kung pinapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso, no? Na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. No? Kung, sabi rito, ipinapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. No? Ito po yung sinasabi ni Paul, ina-emphasize niya that salvation is available to all, whether you are Jew or a Gentile, salvation is available to you upon confessing that Jesus is Lord and believing in His resurrection, you will be saved, ang sabi niya. Now, ano po ang remedyo rito sa ignorance of the truth? The ignorance or the remedy for ignorance of God's truth is to hear and respond to the gospel message with faith.
Yung po yung pangontra diyan. Yung po yung gamot diyan. No? Na siya po'y makarinig ng katotohanan at siya po ay mag-respond in faith. No? Pangalaw pong karakteristik ng puso ng isang tao wala kay Kristo, ito po'y hardened and callous. No? Diyan po nanggaling ang salitang kalyo. Sa sobrang tigas na, may kalyo na. No? Sobrang tigas ng puso, kinakalyo na. No? In John chapter 2, verse 16, it warns us against the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. So tatlong bagay po yung binabanggit po dito. Oh, sa Ephesians 4:18 pala, mamaya pa yung 1 John 2:16. Na-advance lang ako ng konti na. In Ephesians chapter 4 verse 18, it describes the lost as having a hardened hearts, matitigas ang kanilang mga puso, no? Pusong bato. Baka nga matigas pa sa pusong bato, no? Nagpapakita ito sa kondisyon ng isang taong wala kay Kristo, matigas ang puso at may kalyo na. Siguro yung iba pinagpipray natin, baka ganito ang kondisyon. Kaya baka kailangan din ng fasting. Maliban sa prayer, baka kailangan natin ipag-fasting yan. Hindi lang siguro ilan, kundi karamihan doon sa mga pinagpipray natin, baka kanitong kondisyon ng kanilang mga puso, matigas na. Wala nang ano, lobat na. Oh. Ayun, oh. Yung aking assistant natutulog sa pansitan. Yan. Pangatlo pong kondisyon ng puso ng isang taong wala kay Kristo, they are pursuing worldly desires. Pursuit of worldly desires. So ito na po si 1 John 2:16. Winawarningan po tayo dun against the three worldly desires. Yung pong tinatawag na lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Now, ano po itong tinatawag na lust of the flesh? Lust of the flesh refers to the sinful desires and cravings. No? Ito yung cravings ng mga tao, yung kanilang sinful desires. Ito po yung human nature ng tao. Ito po yung iba't ibang mga bagay or forms of indulgence or gratification that are contrary to God's will and standards. Ito po yung mga bagay na dinidesire ng mga tao na taliwas o salungat sa kalooban at pamantayan ng Diyos. Ito po yung pinipilit na hanapin at gustuhin ng mga tao. Ano po ba itong mga ito? Examples include excessive appetites for food, yung mga mukbangers, yung para bang hindi nabubusog, parang walang kabusugan. Ang tawag dito sa kasalanan ito ay gluttony. Sobrang desire sa pagkain na kahit na gano'ng karaming kainin ang kanyang kainin, parang hindi nasisiyahan. Naghahanap pa rin. Nagmukbang na nga. Naghahanap pa. Gusto pang anong tawag yun? Gusto pang pumunta sa romantic baboy. Excessive appetites for food, for drinks, pleasure. Merong magkukumpare. Tanungan sila, pre, ano ba yung favorite pastime mo? Sabi nung isa, ako favorite pastime ko maglaro ng basketball. Sabi isa, ako pre, gusto favorite pastime ko manood ng movies. Movie marathon. Movie marathon ang kanyang hilig, pero isang movie lang pinanood. Sabi nung pangatlo, sabi niya, ako favorite pastime ko golf. Wow, pre, yayamanin ka. Golf, no? Magkano ba ang membership sa golf club? Milyones, no? Kaya sabi ng mga kumpare na, yayamanin ka, pre, no?
Sabi niya, hindi yung golf na laro ng mayayaman, kundi golf, golf, golf. Yung pala yung kanyang favorite pastime, golf, golf, golf pala. So, ito po yung mga examples ng lust of the flesh. Excessive appetites for food, drinks, and pleasures, or any sinful behavior driven by physical desires. Any behavior driven, any sinful behavior driven by physical desires. Yun po yung mga tinatawag na lust of the flesh, excessive appetites. Yung lust of the eyes refers to the coveting or longing for things that we see and desire but do not rightfully belong to us. Ito po yung pag nakakita tayo ng mga bagay-bagay, gusto natin, pero hindi yun sa atin. So kaya naiinggi tayo, no? Nagdi-desire tayo na mapa sa atin yung bagay na yun. It includes materialism, greed, o yung pagiging kasakiman, envy, mainggitin, and the pursuit of possessions or worldly treasures that distract us from seeking God's kingdom and righteousness. So sali po makapag Matthew 6:33 tayo, ang ginagawa natin ay naiinggit tayo, gusto natin magkaroon din tayo noon, mga bagay na yon, nagiging materialistic tayo. In other words, instead of seeking first the kingdom and righteousness of God, we are seeking for things that is not ours. We envy the things that is not ours, that does not rightfully belong to us. Thus, the lust of the eyes. Yan yung mga magaganda sa ating paningin. Ito po yung isa sa mga, o yung tatlong ito, ang umatake kay Eva. Nung nakita niya yung bunga ng puno na ipinagbabawal ng Diyos, lust of the flesh, karoon siya ng excessive appetites para tikman, kainin yung bunga na yon. And then, nakita niya, maganda sa paningin. Lust of the eyes. And then, pride of life. This refers to arrogance, self-centeredness, and the pursuit of status, recognition, or achievements that elevate ourselves above others. And ultimately, above God. Ito po yung nagpabagsak kay Lucifer, na dating worship leader, mataas ang kanyang katungkulan sa mga anghel. But because of this pride of life, gusto niyang higitan ang Diyos, binagsak siya ng Diyos sa pinakaibaba. It involves seeking significance and validation through worldly accomplishments rather than finding our identity and worth in God. Sa halip, hanapin natin, sa halip na i-desire natin ano ba yung ating katayuan sa harapan ng Diyos, ang hinahanap ng mga tao is yung validation through worldly accomplishments. Yun po yung pride of life. So ito pong tatlong bagay na ito. Pursuit of worldly desires, the lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ito po yung puso. Ito po yung katangian ng puso ng isang taong wala sa Panginoon. Ignorance of the truth. Matigas ang puso at ang kanyang pinagpupursigihan ay ang mga worldly desires. We'll now move on to point number 3, compassionate response to the loss. Nakita po natin yung characteristics, nakita po natin yung kondisyon ng puso ng mga taong wala kay Kristo. Now, as a Christian, how we will respond to this? The response is to have
a compassionate heart or compassionate response to the lost. Paano ba natin gagawin ito? Kinakailangan, katulad ng Panginoon Kristo, magkaroon tayo ng pagkaunawa, understanding, and empathy. Hebrews 4:15, nire-remind po tayo dito that Jesus has been tempted. Katulad natin, siya po ay tinukso in every way, just as we are. Yet, sabi po doon, He did not sin. Katulad natin, si Kristo ay tinukso rin. Dumaan siya sa mga pagsubok, dumaan siya sa mga tukso, tinukso siya ng diablo. Pero ang sabi po rito, He did not sin. Hindi po siya nagkasala. Hindi po siya nahulog sa tukso. Hindi po siya nagpadala sa tukso. 40 days, nandun po siya sa ilang at tinutukso po siya ng diablo. At hinain din sa kanya ng diablo itong lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Pero sabi po dito sa Hebrews chapter 4 verse 15, hindi po siya nagpadala sa tukso. Nagtagumpay po siya sa tukso. Pinagtagumpayan po niya ito. Kaya po alam niya ang pinagdadaanan natin. Ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon, nakaka-identify sa atin. Alam niya yung nararamdaman natin, alam niya yung pinagdadaanan natin, alam niya yung sitwasyon natin, dahil lahat ng ito ay naranasan niya at pinagdaanan niya. Kaya, para ma-win natin ang mga taong wala kay Kristo, katulad ng Panginoon sa Kristo, we have to understand them and empathize with them. Kinakailangang ilagay natin yung ating sarili sa kanyang kalagayan. We have to put ourselves in their shoes para maunawaan natin sila, para maka-identify tayo sa kanila at ma-empathize tayo sa kanila. At syempre, kinakailangan nating ipahayag ang mabuting balita. Romans 10:14, meron siyang question doon. Sabi doon, "And how can they believe in the one of whom they have not heard?" Paano nga naman sila mananampalataya kung wala silang naririnig? And sabi pa niya, "And how they can hear without someone preaching to them?" No? Paano makakarinig kung walang nangangaral? Meron pong isang istorya tungkol sa isang mag-ama, pastor po yung tatay niya, yung batang lalaki, 11 years old. No? One day, isang malamig at maulang araw, kasi taglamig sa kanila, tapos umuulan pa. No? So sabi nung bata, "Dad, ready na ako." Sabi nung daddy niya, "Ready saan? Ano bang meron?" Sabi niya, "Di ba, dapat lalabas tayo ngayon para mag-distribute ng mga tracts at flyers?" Sabi nung daddy niya, "Anak, hindi ako lalabas sa ganito kalamig na panahon. Bukod sa malamig, umuulan pa." Sabi niya sa kanyang anak, "Hindi ako lalabas." So medyo na-surprise yung boy doon sa kanyang tatay. Pero sabi niya, "Dad, kailangang marinig ng mga tao ang tungkol sa Panginoon." Sabi niya sa kanyang dad. No? Pero, ganun pa rin yung sagot yung kanyang dad. Sabi niya, "Anak, sobrang lamig at umuulan pa. Hindi ako lalabas." Medyo desperado itong bata. Sabi niya, "Pwede bang ako na lang? Please?" Sabi niya. "Okay," sabi niya. "Kung talagang gusto mo, sige, ikaw na lang." So, nag-thank you siya at umalis na siya. So, lumakad siya sa ulan at malamig at naglakad siya sa lahat ng street doon sa kanilang village at namibigay ng kanyang tracks sa lahat ng taong makikita niya doon sa daan. Pagkalipas ng 2 oras na paglalakad sa malamig at maulang araw, iisa na lang yung kanilang natitirang tracks na hawak-hawak. Huminto siya sa isang kanto at wala siyang makita ang mga tao doon. Kaya ang ginawa niya, yung unang bahay doon sa kantong yon, yun ang kanilang pinuntahan. Una, nag-doorbell siya at naghintay.
walang nagbubukas. Doorbell, hintay, wala pa rin. Doorbell, hintay, katok, wala pa rin. Hanggang sa finally, nag-decide na siya na uuwi na siya. Pero merong something na pumipigil sa kanya. Kaya ang ginawa niya, bumalik siya doon sa pintuan at hindi lang doorbell ang kanyang ginawa, sinamahan pa niya ito ng malakas na katok doon sa pintuan. Nag-doorbell at nag-doorbell at kumatok ng kumatok, palakas ng palakas yung mga katok sa pintuan at naghintay siya na mayroong lumabas at magbukas ng pinto. Finally, isang matandang babae na napakalungkot ng kanyang mukha ang nagbukas ng pinto at nagtanong, "Anak, ano bang maipaglilingkod ko sa iyo?" Sabi ng bata na noon ay nagniningning ang mga mata, sabi niya, "Mrs., pasensya na po kayo kung naistorbo ko kayo." Sabi niya, "Gusto ko lang sabihin sa inyo na mahal ka ng Panginoon. At gusto kong ibigay sa inyo itong nag-iisang natitira kong tracks. Sa inyo na po ito." Katapos nun, umalis na yung bata. The next Sunday, dumating yung next Sunday, nagsimula ng umakyat sa pulpito yung si pastor, at bago siya magsimula, nagtanong siya, "Meron ba ritong gustong magbigay ng kanyang testimony? O baka meron dito, they have something to share," sabi niya. Merong isang matandang babae doon sa likuran ang tumayo at dahan-dahang pumunta doon sa harapan. Itong babaeng ito ay mapapansin yung kaningningan at kalulhatian sa kanyang mga mata nung araw na yon. Pagtayo niya doon sa pulpito, sabi nito matandang babae, "Wala akong kilala at walang nakakakilala sa akin sa church na ito." Ang sabi niya, "Hindi pa ako napunta dito sa church na ito, ngayon lang. And actually," sabi niya, "last Sunday, hindi pa ako Christian." Sabi niya sa kanyang pagpapatuloy, "Namatay yung aking asawa, kailan lang? At naiwan ako na nag-iisa sa mundong ito. Last Sunday, isang malamig at maulang panahon na lalong nagpalungkot sa aking puso, at dahil dito ay nagpasya ako na ito na, tatapusin ko na ang aking buhay. So kumuha ako ng upuan at nagtali ng lubid sa aming bubong at nilagay ko na yung lubid sa aking leeg nang merong nag-doorbell." Sabi niya, "Kung sino man yung nagdo-doorbell na yan, aalis din yan." So naghintay siya ng ilang minuto dahil sabi niya, kung sino man yung nagdo-doorbell, kung sino man yung kumakatok na yan, aalis din yan. So, sabi niya, "Nakatayo ako doon sa upuan, nag-iisa, nakatali na yung lubid sa aking leeg, na napaka heartbroken ako during that time, at gusto ko nang sipain yung upuan para mabigti na ako. Pero itong kumakatok, napapansin ko na habang tumatagal, palakas ng palakas yung kanyang katok at hindi siya tumitigil ng pagkatok. So naisip ko, sino kaya ito? Wala namang bumibisita sa akin. Wala namang kung alam na bisita na darating ngayon." So ang ginawa niya, tinanggal niya muna yung lubid, bumaba siya at binuksan yung pintuan. Sabi niya, "Pagkabukas ko ng pintuan, hindi ako makapaniwala doon sa aking nakita. Sa harapan ko ay merong isang munting anghel na nagniningning ang mga mata at yung kanyang ngiti ay hindi ko maipaliwanag. Hindi ko maidescribe yung kanyang ngiti."
At dahil dito, yung aking puso na matagal ng patay ay muling nabuhay nung marinig ko itong tinig ng isang munting anghel na sabi niya, mahal ka ng Diyos. Sabi niya, nung mawala, yung umalis na yung itong munting anghel na ito, sinara ko yung pintuan at binasa ko word for word itong binigay niya sa aking flyer. And then bumalik ako doon sa aking kwarto, tinanggal ko na yung upuan, tinanggal ko na yung lubid dahil hindi ko na kailangan ang mga ito. Sabi niya, as you see, ngayon ay isa na akong masayang anak ng hari. At dahil nakita ko yung direksyon ng bata na pumunta rito sa church na ito nung araw na yon, sinundan ko siya. Sinundan ko yung kanyang direksyon. Kaya narito ako ngayon upang personal na magpasalamat sa munting anghel ng Diyos na ito na sa pamamagitan niya ay naligtas ang aking buhay sa impyerno at napalinat ito ng buhay na walang hanggan sa presensya ng Diyos. Ang lahat ng mga tao sa church na yon during that Sunday ay nag-iiyakan. Si pastor bumaba doon sa unahang row at mahigpit na niyakap yung kanyang anak at habang humahagulgol. So you see, simpleng God loves you can open the heart of a sinful man. Mga kapatid, sabi ko nga last Sunday, kung hindi ikaw, sino? Siyempre, kailangan niya ng love and prayer. 1 Timothy chapter 2 verse 1 encourages us to pray for all people. Prayer. Ito po yung isa sa mga importanteng ministry ng church. And this is also one of the most neglected ministry of the church. Pinaka-importanteng ministry, in the same way, pinaka-neglected ministry. Tingnan natin sa mga churches, kapag sinabing prayer meeting, ilan ang pumupunta? Pero, napakahalagang ministry ito. Pero ilan yung pumupunta? Then, living as examples. In Matthew chapter 5:16, it urges us to let our light shine before men that they may see our good deeds and glorify our Father in heaven. Mga kapatid, understanding the heart of the lost requires us to view them with compassion. Kinakailangan, katulad ng Panginoon Jesus, tingnan natin ang mga tao na mayroong compassion. Pag sinabing compassion, hindi lang itong awa. This is love in action. Katulad ng ginawa ng Panginoong Jesucristo, he saw people with compassion. We are called to share the hope and truth of the gospel with the heart of love, reaching out to those who are spiritually blind and lost. So let us pray for wisdom and boldness to effectively minister to those in need of God's saving grace. May our lives reflect Christ's love, and may we be vessels of His mercy to the lost around us. Let us pray. Father in heaven, we thank you for the gift of life, the gift of eternal life that we have received through faith in your Son, Jesus.
at bilang mga tumanggap ng kaloob na ito na buhay na walang hanggan, nawa kami rin, Panginoon, na magkaroon ng puso na ito po ay aming ibabahagi rin sa mga hindi pa nakatanggap nito. Lord, nawa kami po ay maging daluyan ng inyong pagpapala sa mundong ito. Nawa kami po ay magningning bilang mga ilaw sa mundong ito. At nawa sa pamamagitan po namin, marami pa mga tao ang makakilala at maligtas, Panginoon. Gamitin niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Kaya maraming salamat po, Pastor, sa mensaheng iyong binahagi sa araw na ito. At para po sa ating tithes and offering, basahin ko lamang po yung salita ng Panginoon na makikita po sa Luke chapter 6, verse 38. Sabi po rito, "Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, running over, will be poured into your lap. For with the measure you used, it will be measured to you." So pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. At okay, so nandiyan na po yung ating basket po. Awitin po natin ang "Give Thanks" po para sa ating offering. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. He is the give thanks. Give thanks with a grateful heart. Maraming salamat po, Diyos, sa araw nito na kung saan narito po umili kami, Panginoon, nagkakatipon, Lord, upang purihin po at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Salamat po, Diyos, sa inyong mga anak na patuloy, Panginoon, na naglilingkod sa inyo, nag-worship sa inyo, Panginoon. At sigit sa lahat, Lord, salamat po, Panginoon, sa mga kaloob na ito, Lord, na kanilang pinagkaloob, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, na gamitin niyo po ito, Lord, na maging kalalago, Panginoon, ang iyong gawain sa iglesyang ito, Panginoon. Lord, dalangin ko po na i-bless niyo po ang bawat isa na narito, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Ano man, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan, ano man po ang desire ng kanilang puso, ito man po ay trabaho, ito man po, Panginoon, ay pangangailangan sa pang-araw-araw, Lord, sa kanilang
pamumuhay, Panginoon. I pray, Father God, that continue to bless them, Lord. Patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon. At hinihiling ko po, Panginoon, na patuloy ka pong mangusap sa bawat isa sa amin, Lord. We thank you and we praise you, Lord. Into your hands, we commit everything. In the name of Jesus, we pray. Amen. Makakaupo na po lahat. Amazing morning po. Muli po ay magalak po tayo para sa araw na ito. Dahil napaka-special po ng araw na ito, hindi lamang para sa lahat, bagkus para sa ating mga kananayan. Today, we are celebrating Mother's Day. Pwede ba nating batiin ang lahat na kasama natin ngayon ng Happy Mother's Day? Pwede po bang palakpakan natin sila, makipagkaway tayo sa kanila, magbigay tayo ng iti para sa ating mga kananayan. Ayan, Happy Mother's Day po sa inyong lahat, Sister Helen, Tikati, sa lahat po na nanaririto. Kayo po ay pinagpala ng Panginoon dahil kasama namin kayong lahat dito sa ating bahay-sambahan. At ako ay nagpapasalamat din po na sa araw ni sa panahon na to, sa taong ito ay kasama ko rin ang aking nanay na nag-celebrate ng Mother's Day. Hindi na siya malayo. Kapiling namin siya ngayon na magse-celebrate ng Mother's Day at ganoon na rin kay nanay. Hindi ko lang siya nadala o hindi lang namin siya na-invite, pero isang pasasalamat para sa Diyos na kapiling namin sila at malalakas sila sa panahon na ito. And since today is very special for us, we have prepared a simple video presentation and special number for all our mothers na kasama natin sa araw na ito. So, sa mga nanay po dyan, dyan lang po kayo. Ngiti lang po kayo dyan. Sit back and relax. Let us all watch this video. Happy Mother's Day, Mama! Ano pa? I love you. I love you. Kiss. Happy birthday to Mother. Thank you so much. Thank you for being a good mother to me. You are the best mother. Mommy, I love you so much. I am so blessed to have a mom like you. I know raising me was hard. I am ever so thankful for all your unconditional love and patience. You mean so much to me, Mom. I love you with all my heart. I love you always with my heart. When you're here, I like your heart always because my heart is connected to your heart. Dear Mom, Happy Mother's Day to my one and my only Mom. I am so blessed to have you. You're always by our side. You support us and you help us be on the right path of our lives. I am also thankful for your sacrifices. Although sometimes nagbabanding tayo, binubuli mo kami. Pero yun nga, thank you very much sa effort. Once again, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to my Mother Earth. You've always been there for me and my siblings to guide, support, give advice, and love us unconditionally. My mother is my best friend, but sometimes kapag tinoyo kami pareho, ay adobo na. Happy Mother's Day! Love you, Mom! Hi, Mama! Happy Mother's Day! Thank you for taking care of us palagi. Thank you for spending time with us. Thank you for being here palagi. Kapag hindi kami okay, ikaw palagi yung nagko-comfort. And ikaw palagi yung taga-set up ng mga event. Yes, ikaw palagi yung nandyan. Ikaw palagi available kahit busy ka sa work, palagi kang stress, ganun. Thank you for being strong for us, ganun. Thank you for laughing. Thank you for laughing with us palagi kahit di nakatawa yung joke namin. Yes. I love you. Stay healthy. Stay pretty. Stay funny. God bless. Mwah. Hi po, Mommy Len. Happy Mother's Day po.
Thank you po sa pagtatrabaho po para sa amin. Thank you din po sa pag-aalaga po sa amin kahit makulit po kami. Thank you din po sa support po, pag-support po sa amin sa school. We love you po. Ma, happy Mother's Day po, Mami Len. Salamat po sa pagtatrabaho po sa amin. Para po mabigay niyo po ang gusto po namin araw-araw, pati rin po sa pag-aalaga po sa amin si hanggang ngayon. Salamat rin po. Happy Mother's Day po ulit. Happy Mother's Day, Mami! We love you! Mwah! Hello po, magandang umaga po sa ating lahat ngayon at Happy Sunday po. Happy Mother's Day po. Nais ko lang pong maghatid ng maikling mensahe ngayon para sa tiyahin ko po at sa aking lola. Hi Nay, kamusta na po? Hello sa aking matyaga, masipag at malakas pa na lola. At yung masarap magluto palagi ng pagkain kaya nung bata ako, tumaba talaga ako kasi si nanay hindi ako pinabayaan yun. Nay, lagi kang mag-iingat dyan at ingatan niyo po palagi ang sarili niyo. Huwag niyo pong kakalimutan na uminom ng gamot at mag-ingat ka po palagi. Ingat dyan at ingatan niyo po palagi ang sarili niyo. Huwag niyo pong kakalimutan uminom ng gamot. Miss na po namin ikaw dito. Mahal na mahal ka po namin ni Maika. Tsaka po sa aking mga tiyahin, hi po Tita Kat, Mami Len, hello po. Happy Mother's Day po. Gusto ko po ding sabihin sa inyo na keep the hard work po. Matuto po tayong magpahinga din. Huwag po natin masyadong ini-stress sarili natin. At lagi po nating tatandaan na huwag po tayong susuko sa buhay. Tuloy lang po. Tsaka po sa lahat ng mga nani na nandito, sa mga kananayan po, Happy Mother's Day po sa inyo. Maraming salamat po sa pag-aalaga at pag-aasikaso sa inyong mga anak. Maraming salamat po dahil kayo po lagi ang nandyan para sa amin. At ang unang nakakaintindi po ng aming mga problema bilang mga anak nyo. Maraming salamat po sa inyo. Happy Mother's Day po, Nay, Tita, Mami Len. Bye po. Hello, Mrs. Tapon. I just want to thank you for being the parents to the three of us. Thank you sa love, sa care, support. Thank you dahil naranasan namin yung life. Thank you sa love. Kung di dahil sa love na yun, maybe hindi kami po ay tatlo. Kung di dahil sa love na yun, wala ko nito. Kung di dahil sa love na yun, wala ko sa college. Thank you. I think that tool that binigay kanya sa akin. I think that dahil binigay kanya as parents namin. Kasama mo si Mrs. Tartat. I think that dahil parehas yung naging parents namin. I guess you could say God gave me or God gave us you. Thank you again. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day sa'yo, Mama. Thank you sa lahat ng ginawa mo sa akin kahit pasaway ako, nandyan ka pa din. Mahal na mahal kita. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Na-appreciate ko kahit pasaway ako sa'yo, kahit kahit pasaway ako sa'yo. Sinutuwad mo pa rin lahat ng gusto ko kahit charot. kahit wala tayong masyadong pera, natupad mo pa rin yung gusto ko. Ang wish ko lang sa'yo is long life, syempre. Ayaw pa kita mawala. Yun lang, Mama. I love you. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po to all mothers. And gusto ko sana i-greet si Mama ng Happy Mother's Day. Thank you for taking care of me kahit na adult.
na ako. And I love you. Ingat palagi. Hello, Ma. Happy Mother's Day. Thank you for taking care of me and Kuya. And salamat sa pagiging mabuting mong ina sa amin. Hindi man tayo perfect family. Nagkakaroon tayo ng pagkakamali. Nagkakaroon tayo ng failure. Pero diyan ka pa rin nakasupport sa amin and nakukomfort sa amin. And hindi man tayo complete family. Isa ka naging mabuting ina at ama sa amin ni Kuya. And we are blessed na ikaw ang aming nanay dahil napakabuti mo. At alam ng iba yun kung gaano ka kabuti at kabait at maunawain. And we love you. And sana bigyan ka ni Lord ng long life pa para makasama namin mag-serve sa Kanya. Yun lang, Mama, I love you. And binabati ko rin po lahat ng mothers. Happy Mother's Day po sa lahat. I greet everyone in the Enka family a happy Mother's Day. And of course, to my most wonderful mother in the earth. First of all, I appreciate all the efforts that you do for us, like waking up in the morning early, for preparing us, preparing our clothes, our food, our breakfast, and I really thank you for doing all that because it really helps us and it's less stress. So yeah, I appreciate all that and really thankful. And I don't think we would be able to function as well as before without you doing all of that support. And I really thank you for being there, my emotional support when I sometimes break down. You are also my strength, and without you, I don't think I can move forward. I really thank you for giving us all the love, care, and for guiding us in our life. Without you, I don't think we would be able to walk through our life in the right way. So, really, thank you. Once again, I greet everyone a happy Mother's Day. Good morning po. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga ina ng tahanan at especially po sa aming nanay. May gusto po akong basahin para sa kanya dito po sa Proverbs or Kawikaan chapter 31, 25 to 29. Sabi po doon, malakas at ginagalang siya at hindi siya nangangamba para sa kinabukasan. Nagsasalita siya ng may karunungan at nagtuturo ng may kabutihan. Masipag siya at inaalaga ang mabuti ang kanyang pamilya. Pinupuri siya ng kanyang mga anak at pinupuri rin ng kanyang kabiyak na nagsasabing maraming babae na mabuting asawa, ngunit ikaw ang pinakamabuti sa kanilang lahat. Alam niyo po, we are blessed. We are so blessed kasi binigyan po kami ng isang ina na katulad ni nanay na wala pong makahihigit dun sa binigay niya sa aming pagmamahal, kalinga ng isang tunay na ina at kung paano niya po kami ginabayan, no? Yung bilang isang nanay, paano niya kami minulat sa salita ng Diyos. At di ko po makakalimutan yon. Mula po nung maliliit kami, sinasama niya kami sa mga gawain, sa mga Bible study. Di ko nga rin po akalain na isang araw, kung ano man yung narating ko sa ministry, sa career, nandyan po yung nanay namin. Sa aming magkakapatid, nandoon siya. Lagi niya kami pinagpe-pray sa amin po. Siya po talaga yung nagsisilbing prayer tower sa aming tahanan. Kasi talagang pagdating sa prayer, napaka ganun siya ka-intense. Tsaka sa pagbabasa ng Word of God. Kaya nga minsan sabi ko, sana someday maging katulad ko rin si nanay kung paano niya ina-apply yung kanya sa daily basis niya, yung Word of God at prayer. Kaya yung sa amin, kung paano namin nakita yon, kagaya ng mga yung passage sa Proverbs, nakita namin yung lahat sa aming nanay. Kaya nga, lagi kong hinihiling sa Panginoon, tuwing magpipray ako, sabi ko, Lord, sana extend mo pa yung buhay ng nanay namin, ng tatay namin, mga magulang namin, makasama pa namin sila ng maabang.
ng marami pang taon kasi alam niyo naman po na wala naman walang makakapalit sa ating mga magulang, lalo sa ating nanay. Nag-iisa lang po yan, wala po yung walang pwedeng pumalit. Kaya talagang ang Panginoon, binigyan niya tayo ng isang nanay, binigyan niya kami ng nanay na kung saan siya yung mag-influensya sa amin, mag-encourage sa amin para mas makilala pa namin siya. Again, Happy Mother's Day, Nay! Mahal na mahal kita, kami ng mga nila ate, at mag-ingat ka palagi. Happy Mother's Day, God bless! Happy Mother's Day po! Happy Mother's Day, Mama Chuchu! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day, sapagkat di mo alintana ang mga pagod na iyong nadarama. Mga luha, pawis, at kahinaan mo'y hindi mo pinapakita. Para sa amin, ikaw
ay sapat na. Higit pa sa ilaw ng tahanan ang iyong dala. Dahil walang makapapantay sa iyong pagmamahal at pag-aalaga. Hindi man namin masambit mula sa aming bibig, ngunit, Ina, sa lahat, ikaw ay aming iniibig. Mother's Day, inaanyayahan po namin ang ating mga ina, nanay, mama, mami, kung ano pa po ang tawag sa inyo, to please come here in stage to receive our simple token of appreciation. Yan. So muli, we want to greet you a happy Mother's Day. At dahil tag-init ngayon, ang aming token ay pamaypay. Para po pag nag-brown out, ano, pwede, may pamaypay na kayo. Oo, bawal pa yan. Dapat sabay-sabay tayo natapa. Thank you so much. Happy Mother's Day. Iyan nyo. Picture? Wait lang. Wala nagpipicture. Okay. 1, 2, 3, smile. Another po. 1, 2, 3, smile. Ah, sabay-sabay tayo. Happy Mother's Day. 1, 2, 3. Happy Mother's Day. Okay. Thank you po. Happy Mother's Day to everyone. Ayan, we hope that we touch your heart kahit papaano po in our simple appreciation. And of course, I'd also like to thank everyone na nag-participate to para mangyari itong ating simple appreciation. Munti ka na pong hindi ito matuloy. Munti ka na. Magtatampo na dapat ako kasi lahat ng tinap ko, tinatanggihan ako eh. Dapat sa ibang church na lang ako mag-appreciate. Pero I appreciate everyone kasi despite ng mga, alam ko, lahat ng mga youth natin busy sa kanilang school, but they managed to give simple appreciation. No? Especially, special thanks po kay Jong kasi sa tatlong anak ni Ate Jen, si Jong lang yung, kung sino pa yung shy type, siya pa yung nagbigay ng appreciation message. And kay Kuya Vlads, kasi ang deadline ko po ay Friday, pero Friday na po si Kuya Vlads pa lang ang nagsesend sa akin ng video. Kaya salamat po kay Kuya Vlads na tumutupad sa deadline. And special thanks din kay Hana na kinukulit ko during her birthday para mag-video sa kanyang mama. And of course, kay Monica, Alexis, and Vane. And kay Jan na tinap ko rin para mag-gitara. So again, we hope na na-touch namin yung mga puso nyo sa aming inihandang appreciation para sa inyo. Muli, happy Mother's Day po sa lahat ng ina. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at binabati ko muli ang bawat isa, mga nanay, no, na happy Mother's Day. Yan, salamat talaga na sobrang na-appreciate naming mga nanay yung surprise nyo. So salamat sa ating secretary, Miss Charmaine, no, na nag-effort talaga para itap yung ating mga young pro and ating mga young people and young teens. O sa lahat ng mga anak,
mga anak namin, no, na nag-video, na nag-send ng messages. Salamat sa inyong pagbati sa amin. Sobrang talagang na-overwhelm at na-appreciate namin yung mga nanay na yon. Hindi namin nakalain. So, yun po. So, maraming maraming salamat at salamat sa pagdalo ngayong Mother's Day. At pinapasalamatan ko din ang mga leaders ngayong araw na ito. Ang ating nag-call to offering, si Sister Mercy Lozada, at ang speaker natin, si Pastor Rafi Malang. So, salamat din sa ating praise and worship team na tumayo dito. Lahat ng mga tumayo na nag-lead sa atin sa pag-aawitan ng Tatons Brothers. And of course, ang ating worship leaders na si si Vanessa Asa, siyan. At ang backup na si Lay at saka si Monica. Salamat sa inyong lahat. At ang nag-devotion kanina ay si Sister Jenny Taton. So yan, salamat po sa ating lahat and also sa church activities natin. Every Wednesday, prayer meeting, huwag po natin kalimutan ang sama-samang pananalangin para sa ating bansa, sa ating church and also sa cell din natin. No? And yun po, young teens natin, small group every Saturday at 5 p.m. So, may announcement po tayo para sa ating mga kababaihan. Ayan, sa mga nanay ng tahanan. Ito po ay para sa atin. Sa Sabado na ito, 9 a.m. po ito. So, ang venue natin ay sa Agape Christian Alliance Fellowship Church. At ang speaker natin ay walang iba kundi si Reverend Rodney Cabrido. May registration tayo na ₱50 lamang po. So, yon, kita-kita po tayo sa Sabado. Sana po ay supportahan natin ang gawain ng mga kababaihan. At talaga naman pong pagpapalain tayo ng Panginoon. May balik pa yan. Kapag nakabunot tayo ng mga raffle-raffle yan. Minsan may cash, minsan may mga giveaways na ano, iba-iba. So, masaya po ito. So, meron din po tayong Youth and Young Pro Summer Outing. Ito po ay sa May 31. So lahat ng mga young pro at saka youth, pwede po tayo dito. So ang adult ay ₱800 at para sa young teens ay ₱200. Ang venue ay sa Liria 1 Vista Verde. So, yun, sa May 31 to. So, so yun lang ang aking announcement. Meron pa ba? Oh, happy, happy birthday. Matagal pa to. Oh. So, sa so May 28, si Rowena Amador. Sino pa? Si Jenny Rose Vasquez sa May 28. Meron pa. So, yun lang po at... maraming pong salamat sa inyong pagdalo sa ating worship service at pagpalain po tayo ng Panginoon and happy, happy Mother's Day po sa lahat. Saan po tayo mag-celebrate? Sige, sama kami. Okay, thank you everyone. Happy Mother's Day to all, nanay. No? So this time ay hindi muna tayo mag-small group. Next Sunday na ulit kasi... ano na time na. No? So, pero, dahil yung sa amin, sa mga boys to men, di namin natapos yung aming lesson. So, assignment natin yun, ha? Para next Sunday, maka-move na tayo sa second lesson. Pero, re-reviewin pa rin natin yun. So, pakibasa at sagutan yung mga question doon. I think yung sa mga youth din, di rin yung natapos, no? So, assignment yun. No? So, next Sunday, ay bago tayo mag-move doon sa second lesson, re-reviewin natin yung mga assignment na yan. No? Okay? So tayo po ay tumayo sa ating pong pagtatapos. Awitin po natin itong ating theme song. Ito ay, ito na-memorize na ni Liria itong kantang ito. No? Laging kinakanta habang naliligo. No? So, let's do the plus one. Yan. There's
a call for you and me, a great commission to obey. Making disciples, planting churches, to the Lord of the harvest we pray. Send more workers, make us one. Reaching the lost, let's get it done. Share the word, that's God has planned. So come on now, let's do the plus one. Plus one. Be passionate prayer for the lost. L. Lifestyle of evangelism. U. Unwavering discipleship. S. Strategic planting of more churches. Send more workers, make us one. Reaching the lost, let's get it done. Share the word as God has planned. So come on now, let's do the plus one. Plus one. There's a call for you and me, a great commission to obey. Making disciples, planting churches, to the Lord of the harvest we pray. Send more workers, make us one. Reaching the lost, let's get it done. Share the word as God has planned. So come on now, let's do the plus one. Plus one. Let's do the plus one. Let's do the plus one. Amen. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa lahat po ng bahagi ng programa. Nawa nga po ang lahat ng ito ay nakapagbigay kaluguran sa inyo Panginoon, sapagkat ito nga po ang reason bakit kami naririto upang sambahin at purihin ka at mabigyan po kayo ng kaluwalhatian. At inaalay po namin sa inyo ang lahat ng aming pagsamba at papuri. Nawa nga po ang lahat ng ito ay maging katanggap-tanggap sa inyo. Pagpalain niyo po ang mga lahat ng mga nanay sa aming pong pag-alala, sa kanila pong mga sakripisyo, sa kanila pong mga pagmamahal. Nawa nga po ay patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan at magandang kalusugan Panginoon. At higit sa lahat ay lahat po ng kanilang ginagawa ay pagpalain po ninyo, Panginoon. Suplian niyo po ng masaganang pagpapala ang lahat ng kanilang mga sacrifices at nawa nga po ay patuloy niyong ingatan ang aming mga nanay, Panginoon. At nawa sila rin po ay magiging daluyan ng inyong masaganang pagpapala. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng aming mga nanay, Panginoon. Ano po ang kanilang mga kahilingan, ano po ang mga desires ng kanilang puso, ano po ang kanilang mga sitwasyon. Sa inyo po aming pinagkakatiwala, Panginoon. Katagpuin niyo po sila, Panginoon. At nawa ay samahan niyo po sila sa mga panahon na nakakaramdam sila ng pagkabagabag, pagkabalisa, Panginoon. Nawa, ang lahat ng kabalisahan ito ay palitan niyo po ng inyong kapayapaan. At tinataas din po namin sa inyo, Panginoon, ang lahat po ng mga kapatira na may mga pagsubok na pinagdadaanan. Samahan niyo po kami, papagtagumpayin, itawid sa lahat ng pagsubok na ito. At gayon din po, mga pangangailangan, magito po yung pangangailangan financial, emotional, material na bagay, Panginoon. Lahat po ng ito ay dinudulog namin sa inyo at pinagkakatiwala sa trono ng inyong biyaya, sapagkat dito po ay kami po ay nakakasumpong ng katugunan, kalakasan at kapahingahan, Panginoon. Nawa nga po sa buksan linggo ito, samahan niyo po ang bawat isa at ingatan, Panginoon, sa lahat ng karamdaman o anumang panganib, Panginoon. Nawa kami po ay inyong papagtagumpayin sa lahat po ng sitwasyon, sa lahat po ng mga kakaharapin namin mga pagsubok at mga hamon, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa lahat ng ito. At
sa lahat ng ito, ikaw pong maluwalhati at mapagpala, Panginoon, at maitaas. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy, to God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. 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 God bless you all.